So for our first ready na po. Okay. China ba? Let's see. Dito lang sa China, patingin natin ka ba? Okay. Chain A. So China. Ang correct answer po ay... Okay, for our next emoji. Yeah. Iceland. Sige, tingnan natin kung tama. Paano yan? Siya kung kukulit. Yeah. Ano yung kukulit nagsabot-sabot ang nagkakulit? Sige po. Magtataas lang po muna ng kamay. Tapos hintayin na lang po na tawagin ko kung sino yung una. Para po at least may chance yung ibang sumunod. Ang mga bibig, samahan ha. Apo. Sige natin. Taas muna ang kamay ha, hindi. Iceland. Blank and blank.
That is just our first second game. Para at least nabuhay-buhay tayo din after niya. Para mamaya, sa ating refresher course, ay medyo lively ang ating pag ano kay... Don't worry po sa iba, may part 2 pa. Part 2 pa mo! Mag-buhay ko pa tayo. Marami po. Ayan po. Binibigyan ko na po yung floor para po kay Abby. Naka-batching talaga tayo sa construction. So, some of your clients probably naka-full down payment na pero waiting pa tayo sa construction talaga since inuuna pa natin yung development natin. But once fully developed na yung area natin, this will be the process na natin. Down payment ni client bago mag-construct. And of course, the reservation fee natin, which is the initial amount. Ito yung tinatanong natin, di ba, na parang ano din tayo client ko, magre-reserve na ba? Kasi yan po yung binabayaran ng client para ma-make sure na sa kanya po yung location and unit na pinili niya. Next po. So price list natin. Sige po. So price list natin, ayan. Dito po siya sa part na to. Down payment. Naka-monthly siya. Ito yung naka-full. Pero dito kasi naka 15%. Pero ngayon, magkano na po ang down payment? Pareho lang yun. Sa Taiwan, kasi marami tayong clients pa. May clients pa tayo for sure sabon na galing sa Taiwan. So, ano po yung maximum natin dyan? Yung project based naman siya parang pagkatapos ng isang building na na-construct niya, may next na naman siya. So, kung madalas naman yung kanyang project at hindi siya natitigilan, so, pwede naman po yun. Kasi meron yan normally like architect or engineers na nakakontrata. Project-based. Regular with OFW, compare work, or husband, or anyone na kasama sa loan, i-qualify natin siya based kahit po OFW. So, meaning, kahit locally applied po si client, kung ang kanyang co-borrower ay OFW, ilang years na ang maximum? 15. 15, 65. Yes po? For terminus, pati government officials sila. Ang government officials po, tita, like yung mga politicians, short term lang sila. Yung hindi politician. Yung mga GO. Mga director, ayan. So, yes po, kasi, check din na. Unless po, regular na siya. Di ba meron kasi mga, ano dyan na parang, regular ba yung term doon? Or yung parang matagal ka na? Hindi ka na pwedeng maalis kahit pa magpalit-palit yung mga nasa upuan. Ano na lang po to? Konti na lang. Don't worry. 65 na ba? Ay, 45 na para mabilis tayo. Ayan. Monthly amortization kapag ito naman po ay OFW. 60,900. Monthly amortization. OFW. Okay na po? Okay na? Okay, next! Okay, magalala po. Madami pa to. Yan. Ito ay 2 points na siya. Si client A, male, 48 years old, is to give 4 lakhs only. He is currently working as an OFW in Canada and earning 100k per month. What is the NDI and what is the maximum loan term? 48 po si client. Percent, diba? Halimbawa, ito, si Ariel to, nag-reserve siya ng 20,000, ang discount niya ay 497,400, plus may digital cash pa po siya na 30,000, so yet, plus with home mobility and water application. Ano may sabi ng digital cash? All easy yun, ita-transfer sa kanila. Pwede nilang i-transfer na lipat nila sa bank account nila from All Easy or pwede rin ipack shopping nila sa All Home or Vista Mall. Kahit anong doon. Okay? Next po, kung paano ko mas malaking unit? Ito po yung discount niya pag nag-spot siya. Imagine 1.2M.
akin yung na-discount kasi ang taas ng aking spot cash discount. Plus, may digital cash pa po ulit siya. Para yan kay buyer. Sige, next po. Spot down payment is also 20% of the payment. So, meaning kung down payment is 12.5%, 20% of the 12.5% ang discount. Next po. Not only three last down payment po tayo once ang client natin is naka 15 and 48 months. Okay, next po. Not, ito po yung digital cash natin na ma-receive for the client. Ma-avail niyo po ang flash cash sa mga regular reservation po tayo. So, naka-out naman na kami ng regular. So, pag client kayo, offer niyo siya as regular reservation, tapos pag hindi niya kaya, sa kanya na lang i-offer yung lowered reservation na po. So, pag nasasya lang, only 2,500, pagkakalang 4,000, pag grande 5,000. Okay, next po. Ito pa po yung mga cash incentives. Again, this is on top of the commission na meron tayo. So, paano natin ito makukuha? 30% upon first down payment ni client and 70% upon CS. Okay? So, kung mapapansin ninyo, mataas yan. Pero, mas mataas ang sa NRFO. Tignan nyo, di ba? Makaklose na lang ng, ano ba, ang ano natin, nasa 3M na. Si Isabel, si Priel, oh, 10,000 na yan. Pinareho na natin siya sa promo before ng RFO kasi tulad ng sir, malap pa tayong RFO. So, mababa. So, ngayon, malaas na siya. So, kay Papa,